Sir, nag-file po si BBM. Any comments, sir? Ay, good luck. Good luck. At sana palarin ko lang lahat. Yung suporta, sir? Ay, siyempre, hati ngayon dahil kung yung anak ko na kasalukuyan na kinatawan ng kamera, ay palalabanan niya sa anak niya. Ay kung paano tayo magkakasundo dyan, hindi nga tayo nang aaway o nang gugulo kasi yung probinsya nga, patuloy nung nakaraan, hindi naman natin nilabanan sila, pati Vice Governor. Eh ngayon kung magkakatuloyan na talagang lalabanan ng sila, baka mag-iba ang takbo ng isip ko. So may isa pang araw, sir, para mag-decide po kayo, sir? Oh, at saka pwede pa naman siguro. Baka may ibang mag-file dyan at mag-withdraw. Baka makapalit ko naman kung ako maging 15. Ang akin lang, kung isang tao nagnanais maging pangulo ng bansa, dapat ayusin muna niya yung sariling bakuran para masasabi mo solid north. Paano nga masasabing solid north kung mismo sa probinsya mo, ikaw pa yung nag-uumpisa ng higwaan? Yan ang masakit ko. Sir, paano kung ligawan kayo ng kalaban? Eh, madali akong... Ay, ng kalaban? Kalaban na yun na nga ang dapat na hindi natin paabutin sa ganun. Dahil, paano? Kung liligawan ako, talagang ayaw naman tayo ng isang grupo. At hindi na nga lang tayo hindi hihingan ng suporta at palalabanan pa yung kasulukuyan na kaupo dyan, isa nga naman tayo pupunta. Hindi pa naman ako handang maging martir eh. But, sir, hindi ako mayor chancellor. Okay, kaya yung reconciliation ka lang. Okay. Omit, ito. Nagtota ka rin. Okay, independent din din. So, omit, iba rin sa amin kami, Michael, nasa at di ori agriculturalize kami, di ori pagkikita amin. Di nakita na kayo ni Carlos, hindi na pa nagibunong ito barangay 16, may naigiti pa nagkasangay na. Kinumustahan na ka rin ni Carlos. Kasi at awan nito, pero sa amin din ako mayo. Sir, wala bang nangyaring usapan between Marcos and Fariñas? Wala, wala naman. So basically, the Fariñas will be unified. Unlike in previous elections. Sa totoo lang, kanina umaga nag-text ako kay BBM. Sabi ko, baka pwede tayo mag-usap bago mag-filean. Eh, hindi naman ako sinagot. So sa ngayon, sir, wala kang... Ako. Kung gusto niyo, pakita ko yung text. So sa ngayon, sir, wala kang mensahe sa kanya para may parating itong mensahe? Ano, no? Wala kang message kay BBM, sir? Hindi ka. Ano kung magkausap-usap dahil kakaibigan naman dati at isang probinsya tayo rito, isa na makatulong bawat isa doon sa kanyang intensyon na magsilbi sa bansa. Pero kung hindi naman, at kagaya ng sabi ko, ay nananahimik si Ria dito, si ang kasalukuyan at talaga naman tigaroon si Don Mariano Marcos, assemblyman sa 2nd District, si Ferdinand Edrin Marcos, congressman sa 2nd District, Imelda Marcos, Jaime Marcos, Bongbong Marcos, doon na, tapos bigla yung anak tatakbo dito sa kabilang distrito, medyo magulo yan. So you're saying, sir, na wala pong parang previous talks regarding it na parang wala. For that second district na lang sana tumakbo si San Lasso. Wala, hindi kami nakapag-usap dahil hindi ko naman akalain na ganito ka mangyayari. Although nakikita natin na umiikot-ikot dito, hindi ko rin na nalam dahil baka maging governor siya. Yes, sir. Dahil si Bongbong naging governor naman muna bago. Sir, kay Senator Amy, wala kayong usapan? Hindi ko nagkakausap siya? Wala, hindi naman. Wala naman pag-usapan. Yung nang text-text pa lang noon, pero nag-ibatakal naman. Sir, ano po yung text natin kay Senator Bongbong kanilang umaga, sir? Sabi ko, perhaps we could meet before the filing of a new decision. Parang hindi ako magkamali, siyempre. Pwedeng pasilip, sir? Oo. Dahil hindi na... Para makita nyo na ako ay telegram, na telegram, hindi telegrama na RCP, yung, yun. Wala pang sagot, sir. Gumagot pala siya. Ay. Oh, sorry. Ito. Sorry, sir. Good morning, pare. May I meet with you before we file our COCs? Thanks and best regards. Sorry, pare, pero I'm flying out kaagad pagka-file ni Sandro. Kumusta ka na? Ay, sorry. Hindi ko na...
So, paano yun, sir? Ano yung any comment sa kanyang response? Sasagutin ko. Mabuti naman, pare. Kinumusta ko. Kumusta? Mabuti naman. Sana mabuti ka rin. Nakalakay. Kasi, alam niya si Bongbong, governor rin. At mayor ko, mahabang pinagsamaan namin. Mula 1980. At yung pagiging, pagplano niya maging president, pag-usapan niya namin noon. Ayan. So, malay natin. Makapag-usap. Pero sir, if the condition, if the situation will not change, sir, right now, parang willing po kayo to come out of retirement and then challenge. Sir, since meron siyang sir, since meron siyang reply. Sana naman hindi na. Kaya nga. So alam niyo, katulad ng 2016, ano, natalo si Bongbong ng 260,000 lang. Yes, sir. Eh, noong 2016, pinagtabuyan na naman kami, di ba? Hindi binigay yung puno ko. Pinalabanan pa ako kay Ryan Rubio, hindi rin binigyan si Ryan ng kuna. Eh sa dami ng kaibigan kong congressman, maski nakahingila ako ng 1,000 bawat congressman, panalo na sana siya. Kasi nga, kung tinulungan ko siya pangampanya, eh ganito rin ngayon. Eh, hindi naman sa pagmamayabang, nung ako'y majority leader, ang dami kong close na, eh kung ako pa magsalita ng masama, eh di, kasira yun. So, hinihingi ko na sana hindi umabot sa ganun. Sir, ito na naman, I took the initiative na baka naman pwede tayo mag-usap dahil wala naman. Tingnan nyo, hindi naman, wala naman kaming away, hindi kami nang-away. Si Ri ang kasalukuyan na congresswoman, eh, lalabanan ng anak niya. Eh, sino naghahanap ng away nun?